Kahit siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Sa awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ikapitong linggo ng karaniwang panahon, no, dahil ngayon po ay Sabado na ng hapon, sa oras ng ating simbahan na itinuturing na itong araw ng Linggo, tinatawag tayo sa isang uri ng kabanalan at kaganapan. Hindi lamang bilang mga taong walang pagkakasala at walang bahid ng pagkakamali, na napaka-imposible naman, no? Subalit, mga taong sa abot ng ating makakaya, nagsusumikap sa pagpapakabuti, isinasabuhay ang siyang sinasampalatayanan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong atin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Kristo ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita't gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya,
gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal lang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang Kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilit ang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi,
ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. No, hapon na po ng Sabado, itinuturing na natin itong araw ng Linggo sa ating pagdedebosyon at sa ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos. No? Araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng sa ating mga panalangin at kahilingan. Araw ng pamamahinga para sa iba, no? Simula na ng ating weekend, kung kayo'y tapos na ang inyong mga trabaho at mga klase, no? Isang araw na nakalaan sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman po para dito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pinagsusumikapan ba natin ang siyang mabuti? No? Minsan yung naiisip nating banal, no? Kung sasabihin natin, ano para sa inyo yung banal? Marami sa atin, yung kanilang imahe ng banal ay yung mga may pagmumukhang hindi makabasag pinggan. No? Sasabihin natin, mukha naman siyang mabait. No? Bihis na bihis, laging malinis, nakaporma kapag maayos ang porma kapag nagsisimba. No? Parang walang bahid ng kasalanan. No? At may mga taong ganito yung iniisip nila ng kabutihan. Ganun ang iniisip na banal. No? Dapat laging maayos, dapat laging formado, hindi nakikita na may mga pagkakamali. No, minsan, nagiging ito na lang, no? Yung ating pag-unawa na para bang kapag tinitignan natin, para naman yatang imposibleng pumasok sa langit dahil alam natin yung ating mga pagkakamali. No? Minsan, yung mga ganito pa ang siyang humuhusga. No? Ako ay mabait, ako ay mabuti, no? Hindi ako gumagawa ng kung anumang kasalanan, katulad ng mga yan. No? Araw-araw ako'y nasa simbahan. Lahat na ng sakramento natanggap ko na. No? Lahat na ng nobena bawat araw, nagagawa ko na. Hindi ako katulad ng mga yan. No? Kung ako ho sa inyo, kapag nakakakita kayo ng ganyan, mag-ingat kayo. No? Kasi baka sila pa ang mas may maraming tinatagong pagkukulang at pagkakamali. No? Minsan sila pa yung mas madalas sa simbahan, pero mas madalas ang paninira, mas madalas ang masasamang salita. Hindi lang nila pinakikita. No? Mga kapatid, sa atin pong pagbasa, kung pagsasama-samahin natin, ito po ay tungkol sa kabanalan. Ito po ay tungkol sa pagiging
ganap. Tulad nga ng sabi ng huling pangungusap ng ating mabuting balita ngayon. Pero hindi ito pagiging mabait lang. Ang banal, hindi pwedeng katulad ng isang taong madasalin lang. Kung titignan natin, simula pa sa unang pagbasa, lahat po ay tungkol sa pagsusumikap na maging hindi lang mabait, kundi mabuti. No? Malaki yung pagkakaiba nun. Yung mabait, parang okay, wala akong ginagawang masama. Okay, malinis yung paningin ko sa kapwa. No? Maganda ako, gwapo ako sa kanya. No? Pero hindi yun yung mabuti. Yung mabuti ay yung nanggagaling ang kanyang mga pagkilos sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam ang kanyang mga pagkukulang. Alam na may mga kailangang itama sa kanyang pagkatao. No, sabi nga nila, no, kahit papaano may pagkademonyo rin tayo No? Na hindi natin maitatanggi sa isang banda, no? Normal lang namang magkamali. Bahagi ng buhay, hindi naman tayo lahat marunong, hindi naman tayo lahat ay alam natin, minsan mahina rin ang kalooban natin. Pero sa kabila nun, alam natin may mga bagay na kailangan at nararapat lamang na pagsumikapang itama. At higit sa lahat, kung papansinin natin, no? Ang pagiging mabuti at ang pagiging banal ay ang pagtulad sa pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa atin. No? Mahaba ang mga paliwanag kung iisa-isahin natin yung mga sinabi ng ating Panginoong Nazareno. Pero kung pagsasama-samahin natin na sapat lamang para sa ating pagninilay, ito ay ang pagmamahal. Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa abot ng ating makakaya. No? Ang Diyos hindi gumaganti sa atin. No? Kung tutuusin, kung iisipin nating parusa ng Diyos ang lahat ng ating mga nararanasan sa buhay, sa totoo lang, hindi naman siya eh. Minsan tayo na rin ang gumagawa ng mga bagay na ikapaparusa natin, no? Sa mga maling desisyon. Minsan may mga bagay na wala tayong control. Pinanganak tayong mahirap. Pinanganak tayong marami nang nangyari sa ating mga buhay. Pero binibiyayaan pa rin tayo ng Diyos. May mabuti't mabuti pa rin nangyayari. Pero ang Diyos hindi gumaganti sa atin. No? Kung sa lumang tipan ang batas ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, no, dahil ito'y isang batas na nilikha, para hindi maging matindi ang paghihiganti at kaparusahan. Anong sabi ng ating pong Jesus Nazareno? No? Huwag kang maging marahas. Kung kinakailangang ipakita mo sa kapwa mo ang kanyang kamalian, gawin mo sa ibang paraan. Sasampalin ka, bigay mo yung kabila. No? Kasi hindi pwedeng manampal ang isang Hudyo, sa kapwa niya Hudyo, gamit ang kanyang, yung harap ng kanyang palad. Kaya mapipilitan siya na hindi kasaktan. Kinuha yung iyong balabal, ibigay mo na lahat para maging iskandalo sa harap ng tao na kinukuha ng isang tao ang lahat ng meron ka, gayong wala ka na. Pinalalakad ka ng isang kilometro, dagdagan mo pa. Dahil hindi na magiging makatarungan iyong, no? Kung ang mga publikano, kung ang mga karaniwang tao ay may mga kinakampihan, tulad ng kay Pablo sa ikalawang pagbasa, no? Maging makatarungan ka. Dahil hindi ka nabibilang sa isang tao, kundi sa Diyos. No? Kung ang iba ay ginagantihan ng kanilang mga kaaway, hindi ito minamahal, pues, ipagdasal mo sila.
No, hindi mo kailangang magpanggap at magpaka-plastic sa mga taong hindi mo kasundo. No, wag mo na lang silang pagmasakitan, no? Kung may mga taong hindi ka pinagdarasal, pues simulan mo na ring ipagdasal ang kanilang kabutihan. Kasi ang Diyos walang kinakampihan. Kaya makasalanan ka, mahal ka pa rin niya. Umaasa siyang ikaw ay magbagong buhay. Kaya marami kang pagkukulang sa buhay, lalo kanyang papadalhan ng mga gagabay sa iyo. Yung ganoong kabutihan ang inaasahan sa atin hanggang sa makakaya natin. At ito ang pagiging ganap. Ito ang pagiging perpekto. Hindi lamang kabaitan, hindi lamang mukhang hindi makabasag pinggan, pero yung patuloy na pagsusumikap na magpakabuti. Kaya maganda pong pagnilayan sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin po natin ang biyaya ng patuloy na pagsusumikap na sa bawat sulok ng ating buhay, nagiging mabuti tayo katulad ng kabutihan ng ating Diyos Ama. Katulad ng ating Poong Hesus Nazareno. No? Maganda nga yung ating imahen eh. Hindi natin nakikita dyan yung bihis na bihis, napakalinis, napakaperpektong Panginoon. Pero ang isang Panginoong sa lahat ng kanyang pinagdaraanan, nandyan ang mga sugat. Pero patuloy pa rin sa pagtupad ng kalooban ng Ama. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, ng linggong ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba yung mga bagay na kailangan ko pang pagsumikapan para maging tunay na mabuti? Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin na ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang salita ni Kristo upang ang kanyang pag-ibig ay tunay na maging ganap sa ating buhay. Sa bawat intensyon, atin pong itutugon, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko tungo sa pag-ibig at paglilingkod ng walang kapalit. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng mga lingkod bayan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa silang mga kasalukuyang dumaranas nang matinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila.
kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itinataas namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumao naming mahal sa buhay. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, isama na rin po natin sa ating mga dasal ang mga nangangailangan at ang mga frontliners at health workers sa patuloy na nagiging tapat at mabuti sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, isakatuparan mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming bawat pagpapasya at gawain sa pamamagitan ni Yeso Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristong aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal.
Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat
Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamparan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang
Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisa sa araw na iyon. Ang Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ay nasa hustong gulang na may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng simptomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,